Mabuting araw po sa inyong lahat at ito na naman po Thursday na naman at welcome po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Tumutok lamang po ngayon dahil napaka makabuluhang topic po ang i-discuss natin sa araw na ito. Ako po si Vanjie Jamitas mula sa SSS Public Affairs and Special Events Division. Bago ang lahat, may mga ilang paalala lang po kami. Naku, SSS members, no, lagi niyo pong tututukan itong mga paalala namin, no, para sa ating mga retirement pensioners na naninirahan sa ibang bansa, total disability at death survivor pensioners, gayon din ang kanilang dependent children, minor de edad, o may kapansanan at tagapangalaga o guardian po na tinatawag, ay extended muli ang deadline para sa aming annual confirmation pensioners o ACO program po, no, mula ika-30th ng Hunyo po hanggang October 31 po, October 2022 ang deadline niya, no. Ayan, extend na naman po ang aming ACO para sa taong 2021. Ang mga retirement pensioners na naninirahan po dito sa Pilipinas ay hindi ho na kailangang mag-comply sa ACO. Ulitin ko po, ha, yung mga pensioners po na tumatanggap po ng retirement dito sa Pilipinas ay hindi po kailangang mag-ACO, no. Kaya yun po. At syempre, inaanyayahan din po namin kayo sa aming 7th episode ng eSkwela webinar para malaman ang mga bagong SSS programs at ang mga latest updates po natin sa October 28, 2022. 8:30 po ng umaga, no? Kaya bisitahin ang aming FB page at i-click ang link para sa registration. Ayan, sa pa! Mag-ingat din po tayo sa ating mga online scammers. Naku, patuloy tayong mag-ingat. Naku, ang mga fixtures niya na nag-aalok ng SSS-related services, kapalit ng transaction fee. Naku, hindi lang po kapalit ng transaction fee, mga detalye niyo po. Nagsasuffer ho dyan. Ang mga servisyo po ng SSS ay libre. Mag-ingat din sa pagbibigay ng personal information, makipag-ugnayan lamang sa aming official online SSS channels sa FB, sa IG, sa Twitter, sa YouTube at Viber po. Lahat na po ng social media accounts ay nandun na ho kami, no? At kung may katanungan pa, magtungo lamang sa Usap Tayo portal, ang crms.sss.gov.ph. Ayan. Ngayong umaga po, ipag-uusapan natin ang paboritong topic po ng ating mga OFW workers, ang OFW Coverage Program. Atin nang i-welcome ang ating panauhin. Siya po ang acting CEO3 ng Program Monitoring Section sa OFW Monitoring Department, si Mr. Rafi Pantalita. Good morning, sir. Welcome po ulit dito sa programang Usap Tayo. Good morning, Vanjie, at natutuwa kami na naimbitahan niyo na naman kami ngayong Webes, no, ngayong month ng October. Yes, alam mo naman, sir, mga OFWs eh, ang tinaguri ang bagong bayani nga po dahil ng mga sakripisyon nila na maitaguyod ang kanilang mga pamilya at sa malaking contribution nila sa economic growth, no? Ang taas ng dollar ngayon, pero magandang impression 'yan, no, reflection para sa contribution ng ating mga OFW, no. Ito nga po 'yung kinilala ng SSS, ang mga panganib o ng pagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na ngayong mayroong pandemya, yung mga OFW, sir, no, patuloy pa rin naman nagbibigay serbisyo at patuloy nagko-contribute sa SSS, di ba, sir?
Tama yun, kahit na may panganib pa din ngayong COVID sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas. Kaya nga, ito nga, mga OFW workers, yung mga kamag-anak po, sir, at may mga kapatid na nakatutok ngayon sa usap tayo, ito na po. Pag-uusapan ho natin yung coverage natin para ho sa mga OFW workers. Okay, sir, gaano po ba kahalaga ang isang OFW na makover po ng SSS? Yan, mabuti na itanong mo yan, Vanji, kasi napakahalaga talaga na maging active na member ang isang OFW ng SSS, no, yung Overseas Filipino Worker na, dahil mabibigyan sila ng protection sa oras ng mga kanilang pangangailangan or yung mga contingencies sa tinatawag bunsod ng pagkakasakit, pagkapanganganak, pagkabalda, involuntaryong pagkawala ng trabaho, pagre-retire at pagpapalibing at syempre yung kapag namatay sa mga naiwan nilang kamag-anak, no. So masisiguro din ang kailang mga legal na benepisyaryo, katulad ng sinabi ko, kung sakaling may mangyari sa kanila. Tama naman. Oo. Po yun. So napakahalaga talaga na maging member ang isang OFW workers, di ba, sir? Kasi nasa malayo sila, no? Pag uwi, iba yung protection na matatanggap dito sa SSS, di ba? Tama po yun. So mahalaga na at the back of your mind, secured ka, secured ang family mo, and most especially pag nag-retire ka na, you won't able to work anymore, meron kang maaasahan na pension. I agree, sir. Mag-memory lane lang tayo, sir. Throwback tayo. Kailan ba nagsimula itong programa natin? Medyo matagal na din. Nagsimula ito actually bilang voluntary program noong 1995, August 1995. No? Bilang basic pension scheme na nagsisilbing safety net sa mga miyembro na OFW, even sa kanilang beneficiaryo. At finally, noong 2019, no, nung nilagdaan ang Republic Act 111-99, o yung Social Security Act of 2018, naging compulsory covered na ng SSS ang mga overseas Filipino worker. No? Lalo na yung mga contract-based, maging sea-based man or land-based. Yeah, may tanong ako, sir, kasi may mga kababayan tayo na nag-migrate na sa abroad. Ano bang kategory nila? OFW or paano? Based dun sa Social Security Act natin, ang mga maituturing na OFW, yung mga contract-based, maging land-based man or sea-based kapag sila ay nagtatrabaho o magtatrabaho pa lang basta may contract na. Uh-huh. Para naman sa tanong mo, yung mga permanenteng migrante, yung mga permanent residents, yung imigrante, ang kategory nila voluntary. So kasi naman sila covered na sila ng Social Security ng kanilang host country, kasi nga most of them citizen na ng abroad, ng country na yon. And that's why since Filipino pa rin naman sila, may previous coverage, pwede nilang ituloy yung kanilang Social Security contribution voluntarily para naman dalawa yung pension nila. Hindi naman. Iyan ang kaigiyan na. Kaya SSS members, mga OFW workers po ngayon, no, na nakatutok sa Usap Tayo program mo, eto na, magpadala ho kayo ng katanungan. At kasama natin si Sir Rafi Pantalita, ang napakahusay na speaker po mula sa aming program, OFW Program Monitoring Section ho. No? So yan na. I-address niyo po yung mga katanungan nyo. At syempre, indicate nyo po saan bansa kayo galing, no, para at least naman ma-recognize natin yan. Yan. Sir, nabanggit mo na kung sino-sino yung mga members, sino yung mga may tuturing na OFW members, no. Paano po ba yung sistema para mag-register sila? Marami kasi mga balikbayan ngayon, sir, no, magme-message sa akin, "Uy, gusto ko magtuloy ng membership ko sa SSS bilang ito, naka-base na ako sa US." Paano po bang ano, paraan para makapag-register sila at makapag-activate ng membership sa SSS? 'Yun. Thank you ulit sa tanong mo para din sa kaalaman ng mga OFW, mga even yung contract based or migrant workers. So dalawang klase yan, Banji, no. Mm-hmm. Yung isa, yung kung wala ka pang SS number. Mm-hmm. So napakadali lang. Punta ka lang sa lahat yan online na ngayon or mobile app. So punta ka sa SSS website, www.sss.gov.ph, and i-check mo lang doon, makikita mo doon yung apply for SS number online. Mm-hmm. So kapag na-click mo yon, may mga step by step na at saka may mga lista or ng mga dokumento na pwede mong i-comply, and yun, magkakaroon ka na ng SS number. Ngayon, kung meron ka namang
Of course, lahat naman tayo may smartphones. Yan. Mm-hmm. Yung SSS Mobile app, pwede mong i-download sa Google Play, sa Huawei App Store, and or sa even dun sa Apple App Store. No? So, i-click mo lang dun sa online, yung application for SS number, and dun sa menu icon. So, medyo sa may gilid yun, alam ko. Eh. Mm-hmm. So, dun sa login page, itap yung SS number issue once, makikita mo rin yung step-by-step guide. At lista ng mga documentary requirements para sa online application. Mm-mm. At yung pangalawa naman, kung registered ka na, no, kung may dati ka ng SSS number, katulad ng mga sinasabi friends mo na, natin, oh, na friends natin na nag-migrate abroad, ang kailangan nilang gawin, magbayad lang, mag-generate lang ng payment reference number at itik lang yung OFW bilang ano, member type or payer type. Once na ma-post yung contribution nila, automatically, mag-change ang kailang membership bilang OFW. So, ang pinakamadali dyan, actually, parehong madali. Pero, doon sa may SS number na, kahit walang hulog before ha, Vanji, kahit na SS number lang, pwedeng mag-generate agad ng payment reference number. Tapos, ma-post yung payment, OFW na agad sila. Sir, may question ako. Kasi meron akong tanong na natanggap kahapon. Nasa abroad siya. Ang preferred bank niya kasi ay PNB. Pwede po ba ang PNB International? Meron bang ganun? Yes. Mayroong tayong mga Philippine National Bank kasi na branch overseas. Sa US, madami dyan na PNB. And sa Canada, meron din. And even sa Asia, meron din tayong mga Philippine National Bank na international branches. So, ang ginagawa nila, nagpa-facilitate sila ng account opening. And then, yung PNB dito sa Pilipinas, nagko-coordinate with the PNB International. So, magkakaroon sila ng bank account na parang local Philippine or PNB local bank account. Ayun, yan. Okay. Members, no, pinag-usapan natin pa rin ni Sir Rafi ang OFW coverage program namin, no. Ito na, panahon na ho, pagkakataon niya, no, magpadala ng mga katanungan, padala na ho kayo para ma-address ni Sir Rafi, no, habang mataas pang energy ni Sir Rafi, no, at masasagot po yan later ng ating speaker ngayon. Sir, may question ako. Kung magre-register po ang isang OFW, syempre, yung mga sea-based kasi, land-based kasi, may mga manning agency yan, di ba, Sir? Yung mga migrant kasi, yung mga naka-base na sa abroad, ang tanong kasi nila, anong lalagay nilang contact details? Yung nasa abroad ba? O sa kung saan bansa sila naka-base ngayon? Or dito sa Pilipinas? Oo. Actually, pwedeng doon sa member data info nila, pwede nilang ilagay yung ano, contact information nila. Of course, kung saan sila makakontakt. Kaya doon na sa abroad. Pero kung naka-roaming yung ano nila, yung number nila, yun mas maganda kasi makakatanggap sila ng mga ano updates dito sa SSS. Pero karaniwan naman, mahalaga din yung email na yun yung primary contact information din talaga natin because yung mas maraming information na hindi naman kaya sa mga short messages, yung mga SMS natin, sa email natin pinapadala. Even yung may mga attachments. Naman pala. Okay. Sir, napag-usapan na natin yung paraan, sistema, kung paano magpa-register, no, as OFW. Pag-usapan naman natin yung gustong-gustong marinig ng mga OFW members, ang mga benepisyo at mga pribilehyo na maaari nilang ma-avail sa SSS. Yes, oo. Actually ngayon, with the SS Act of 2018, o yung RA 111-99, naging 7-in-1 na ang benefit packages ng OFW member. Even yung mga lahat ng SSS member kasama yung OFW. Ang pinaka ano nga natin dito, yung latest yung unemployment insurance benefit. Yan. So mamaya ikukuwento ko 'yan. Pero isa-isahin muna natin, i-run down ko lang yung mga benefits. Kung ikaw ay nagkasakit, no, sickness benefit ay cash allowance na sa mga miyembro kasama yung OFW na hindi makapagtrabaho dahil nga nagkasakit. No? At least 4 days, ito ay katumbas ng 90% na average daily salary credit. At alam mo, yung mga OFW natin abroad na nagkasakit doon, nakakapag-claim sila ng sickness benefit. Kasi nga, online na ang filing. Basta meron kang disbursement account. Yan na usually, dinidiscuss yung disbursement account sa ibang usap tayo. No? So, nanganak ka. Ayan, nabuntis, nanganak. Yan, meron din tayong benefit dyan na katumbas na ng 105 days since na ipasa na nga sa batas yung
expanded maternity leave law. So yan naman ay 60 days naman para sa mga nakunan. Usually kapag maximum yung hulog mo sa SSS, which is 20,000 monthly salary credit, sa ngayon 26 yan eh. Mm-hmm. Alam mo ba kung magkano ang nare-receive, Vanjie? Magkano, sir? 70,000 wow, pesos. So 70,000 pesos ang nakukuha kapag yung 105 days. No? Mm-hmm. So next yung unemployment benefit, yung sinasabi ko nga na ang kasama dyan ay yung employed, kasama ang ating mga OFW. No? Ito ay sa mga kasambahay kasama din, 50% naman ito ng kanilang average monthly salary credit na pwede nilang makuha sa loob ng 2 buwan. So, sa madaling salita, kung 20,000 ang inyong monthly salary credit, naghuhulog ka sa ganung monthly salary, tapos nawalan ka ng trabaho suddenly, so, ang half nun ay 10,000 times 2 months, 20,000 ang makukuha mo sa unemployment insurance. So, sa disability naman, sa mga miyembro na karanas ng pagkabalda, partial man o total. Ito ay maaaring ibigay ng lump sum kung hindi ka nakaabot ng 36 months na hulog o pension kung 36 months ang hulog mo or pataas. So, and depende din yan, minsan kapag pwede kang mag-renew ng disability mo kung nagpe-persist pa din ang inyong disability. So, nag-retire ka, 60 ka na. Ayan. So, ito naman, para sa 60 or 65 years old, maliban sa mga underground or surface mine worker, kasi may batas dyan na 55 lang, pwede na sila mag-retire. So, sa OFW, 60 or 65. So, ito naman, ang guaranteed dito, 40% ng monthly salary credit mo. So, plus 1,000. So, lahat ng pension natin, i-mention ko lang, may 1,000 pesos na benefit. So, at of course, lahat naman ng tayo ay darating sa kabilang buhay. No? So, ito naman, bibigay naman sa mga namatay na miyembro. So, at least, yung mga kamag-anak mo, alam mo na may matata, may maaasahan sa iyong pagkawala. Pension or lump sum. Ganun din kapag hindi ka nakaabot ng 36 months contribution, lump sum lamang. So pagka 36 months or above, pension. Kaya mahalaga yung yung magtuloy-tuloy na hulog kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo later on, no? So and of course, yung funeral benefit para naman sa gumastos sa pagpapalibing. Ang guarantee nito 20,000 hanggang 40,000. So depende dun sa hulog, kaya mahalaga talaga, Miss Vanjie, yung hulog at yung active na paghuhulog. At yan lang lahat. So, 7 lahat yun. Ulitin ko lang. Sickness, disability, maternity, unemployment, retirement, death, and funeral. So, 7. So, at also, meron loan privileges na tayo for OFW. So, sa ngayon, meron tayong salary loan, calamity loan, educational loan, and sa mga OFW lang to, yung individual at direct house repair for OFW. Hanggang 2 million yan, alam mo ba, ang pwedeng mapaloan. At saka, kahit may loan ka sa pag-ibig, pwede ka pa rin mag-loan sa SSS. Yan, pampadagdag. So, ang mga qualifying condition at paraan ng pag-apply ay ng mga programang ito ay pwede nyo makita sa knowledge base at FAQ section ng Usap Tayo portal. So, sa http crms.sss.gov.ph at sa aming mga social media. Kala ko sa knowledge channel ni Sir Rafi. Ayun, OFW members, ayan na, nilatag na po ni Sir Rafi ang mga benepisyo na maaring ma-avail ninyo at mga loan privileges po. Kaya tara na, no? Sali kayo sa ating programa at usapan ngayon. Ang pinag-uusapan po namin ay ang aming OFW coverage program po para sa ating mga, syempre, mga mahal nating OFW workers. Ayan, marami na nagpapadala ng katanungan, Sir. Punta tayo dun sa paano ang paraan ng pagbabayad ng contributions. Marami kasing nagtatanong sa akin, Sir, pag kunyari nasa US ba ako, dollar ba ang aking ibabayad? In peso ba? Paki-explain nga, Sir. Paano pagbabayad? Para sa mga land-based OFW, nakipag-tie-up tayo. No? I-mention ko lang, dun sa mga accredited banks or remittance transfer companies, yan yung mga remittance companies para mapadali or ma-expand natin or magkaroon tayo ng maraming channels or payment channels para sa mga OFW. So, para sa katanungan mo kung paano ka magbabayad, so maraming paraan. Punta ka sa remittance company kung saan ka nagpapadala ng hulog mo or ng remittance mo. And usually dyan, may mga SSS contribution dyan. Kasi tinatakin na nila. And usually nga dyan, yung SSS remittance for you or for your relative,
minsan hindi na nila sinisingilan ng remittance charge. Mm. Ayan. So, pang-promo nila yan. Karaniwan. Mm. So, ang tanong mo, of course, kung ano yung currency doon, yun yung babayaran mo. And co-convert na lang yan sa peso. Ayan. So, ganyan yan. So, minimal lang remittance charge usually. So, pero kung meron ka namang mga online, ano, marami na tayong online payment channels. Eh. So, kung meron kang online banking, meron kang mobile app, nakipag-tie up din tayo, nag-offer din tayo. No? Usually, mga, of course, yung mga Pilipino din na, ano, na mga remittance channel, katulad ng Bayad Center, Security Bank, Union Bank, Robinson's Bank, sa mga mobile app naman, Bayad Center din, GCash, yan, usong-uso yan, Maya, Management, yan, Security Bank, at ito yung bagong-bago, Shopee Pay. Oh. Kung lahat tayo nagsya-Shopee Pay. Sa abroad, meron tayong iRemit remittance, meron din silang, ano, iRemit X ang tinatawag. Online yan, sa mga select countries, at sa mobile app, meron din silang iRemit X. Kaya lang, ang kailangan mo lang dyan, meron kang parang nakatayap na bank doon sa country na yon. So, para naman sa SSS mobile app natin, ng mga gumagamit ng SSS mobile app, mga OFWs, pwede na din kayo magbayad diretso, no? Lalo na yung may mga debit or credit card na Master or Visa, pwede na silang mag-check out doon. Gustong-gusto natin yung mga check out eh. So, i-check out lang natin yung payment ng SSS naman. Through, kung wala kang mga Maya or GCash, pwede na yung Master or Visa. Ayan. So, kung meron naman, ang mga options, BPI, Maya, GCash sa mobile app natin. Tapos, kung over the counter, katulad na nga nabanggit ko kanina, sa mga remittance company, available yan. Punta lang sila doon at magtanong sila kung may SSS. Dito naman, sa kamag-anak abroad, kamag-anak nila dito, pwede sila magpadala ng money sa mga mapagkakatiwalaan lang. Tama. Na kamag-anak upang magbayad ng kanilang SSS. Oh. Contribution. At sa mga accredited collecting banks, partners or banks. No? Katulad ng SM, pag nagbayad ka ng bills mo, may SSS dyan. Bayad Center. Marami pa eh. Yung usually mga ka-tie up ng Bayad Center, like sila LBC, sila Western Union, may SSS na din karamihan dyan. Dito sa Pilipinas. So, marami pa eh. Auto debit arrangement, kung bago ka umalis. Uso pa yan. Tapos i-re-relaunch, alam ko i-re-relaunch yan natin, yung auto-debit. Yan original na sistema ng pala. Tama, oo. So, yung auto-debit arrangement naman, wala kang problem yan kasi automatic i-deduct yung SSS contribution mo. Basta may pondo yung bank account mo. So, to mention some na mga auto-debit participating banks pa rin natin, si Metrobank, si PNB, si BPI. And soon, pag nire-relaunch natin yung auto-debit, yung ADA natin, pwede na rin mag- participate yung iba pang bank. So, remind lang natin, yung payment deadline na pagbabayad ng contribution ay pinahaba for OFWs. Considering yung nature ng kanilang work at yung mobility nila. So, at lalo ngayon, may COVID. So, bihira ka lang. Hindi mo alam, sa isang lugar, minsan nagla-lockdown sa isang bansa. Like sa Hong Kong recently, no, second quarter, nag-lockdown daw. So, ang deadline, for January to September, pwedeng bayaran hanggang December 31 of the current year. And for October to December, pwedeng bayaran hanggang January 31 of the following year. So, medyo ano tayo doon? Lenient tayo doon, sir? Medyo, oo. Ang tawag natin yun, ine-extend natin yung kanilang, to them, as additional services. Service. Kasi di ba sir, minsan iba-iba yung day of schedule nila, kaya naman yun ang ino-offer natin na extension, di ba? Tama. So depende kasi dun sa ano eh, mobility ng OFW. Iba nasa probinsya, yan, etc. Sir, nabanggit mo kanina yung may mga remittance centers tayo. Dapat po ba accredited ng SSS bago sila magbayad? Alamin muna nila yung mga accredited talaga, yung mga legit. Yes, of course. Karaniwan naman dyan, yung mga malalaking remittance company, ay accredited, like yung iRemit, yan, malaki yan. So, and yung tanong lang nila, sabihin ko na lang yung mga pangalan, iRemit, si Ventaja, si Cash Pinas, karaniwan yan, malalaki. Sa mga banks naman, si PNB, malaki din yan, PNB Abroad, si AUB, at saka si Bank of Commerce, yan, sa abroad yan.
Yun, thank you, Sir Rafi. Yun, so SSS members, napag-usapan na namin ni Sir Rafi itong OFW coverage, yung sistema ng registration, paraan ng pagbabayad, ano-ano mga benepisyo. Ito naman po, ano-ano daw mga naging hakbang ng SSS upang mapalapit pa ang ating mga OFWs sa SSS? Oo, mahalaga nga na ano, maramdaman yung presence natin overseas, no? So kaya naglagay tayo ng mga foreign offices sa ibang bansa. Usually yan, naka-lodge sa ating mga embassy or sa Polo, Philippine Overseas Labor natin office, or usually sa mga Philippine Consulate General. Para naman, pag nagpunta sila doon, one-stop shop lang. Kasi nandun lahat. Andun ang Pag-ibig, andun ang PhilHealth. Yan. Yes, pero hindi lahat. Pero si SSS, mas marami tayong presence overseas. Ayan. So, banggitin ko lang, no, sa Asia, Brunei, sa Hong Kong, sa Taiwan, meron tayo sa Macau, sa Malaysia, Singapore, sa Middle East naman, meron tayo sa Saudi, tatlo, Jeddah, Al Khobar, and Riyadh, sa Jordan, sa Kuwait, sa Oman, sa UAE, meron tayong dalawa, Abu Dhabi and Dubai, meron tayo sa Doha, Qatar, Bahrain, meron din tayo sa Israel, no, sa Tel Aviv. Ayan. Tapos, sa Europe naman, meron tayong 4, sa Italy may dalawa tayo, Rome and Milan, sa UK and sa Spain, and sa USA meron tayong Americas pala, hindi lang sa USA. Meron tayong 6. So tatlo sa USA, sa California dalawa, meron tayo sa Los Angeles and San Francisco kasi maraming OFW doon. And sa kabilang side naman, meron tayo sa New York. Ayan. So and sa Canada, meron din tayong 3. Meron tayo sa Toronto, na napakaraming OFW, sa Vancouver na napakarami ding OFW, at saka sa Calgary. Ayan. So parang ang mapping niyan ano eh, yung kabilang side Toronto, sa kabilang side Vancouver, tas sa gitna Calgary. So para available lahat ng kumbaga may mapupuntahan yung mga OFW natin. So yung para sa mga address, no, pwede lang makita or yung kompletong address at contact number sa ating website sa directory sa www.sss.gov.ph. Tapos yan yung una, no. Yung pangalawa, yung sa mga hindi talaga makapunta dahil kunyari Cyprus, kung no, although nagre-reach out naman, nagre-reach out tayo, nag-outreach tayo sa mga on a schedule basis, no, sa mga Malta, sa Cyprus, ayan, sa mga walang mga opisina. Pero yung mga near o na SSS offices ay pumupunta doon para magbigay ng serbisyo. Sa Asia, nagpupunta tayo sa Cambodia, sa Indonesia, sa Thailand, sa South Korea. Pre-pandemic, no, pero ngayon unti-unti nakakapunta na rin uli. So pero kung hindi pa rin talaga, may mga online platforms tayo na kung saan kahit nasaan ang miyembro ay madali nilang maisasagawa ang kailang SSS transaction. So ngayon digitalization na ang uso eh. So sa website at sa mobile app, pwedeng-pwede na tayong mag print ng contribution, mag-file ng benefit. Yan nga ang pinakamaganda na niloload ng ating mga government and even si president, no, na niload niya ang SSS for that. So magtingin ng membership record, branch location, mag-submit ng documentary requirements, mag-file ng loan at ng benefits. At yung ikatlo, simula pa nung early 1980s, ang Pilipinas ay nakipag-forge na ng social security agreements sa mga bansa na mayroong Filipino migrants. Para saan to? Para na sa ganun, ikaw kunyari Miss Banji ay gusto may plan ka na mag-migrate. Oo, kung kunyari pumunta ka ng Canada, dito sa Pilipinas nakapagtrabaho ka 3 years. Nakagkaroon ka ng SSS 3 years. Sa Canada nag-migrate ka, nagkaroon ka ng social security doon for 7 years. So isipin mo 'yan, kung 3 years ka lang dito, wala kang pension. Kung 7 years ka lang doon sa Canada, wala ka ding pension malamang, no? So but nakipag tie up tayo to them, or ang tawag nga natin bilateral social security agreement. So yung 3 mo dito at yung 7 mo doon, pag pinagsama ilan? 10. At yung 10 na 'yan, makakapagbigay na sa iyo ng eligibility for pension dito sa Pilipinas, sir. Actually both. Ayan. So ang ano diyan,
Ang isang ano dyan is portability, no? Yes, portability, yung totalization of benefits. Yan yung pangatlong ano feature ng social security, bilateral social security, na kung saan yung hulog mo dito at yung hulog mo doon ay pagsasamahin at yung pension mo ipoprorate. So kunyari ang pension mo dito dapat ay 5,000 kunyari lang ah. Tapos 50% edi 25 yung makukuha mo. At doon sa Canada kung 50% ka din doon, kung ano yung 50% ng equivalent pension. 50-50 lang, sir. Prorated depende kung kunyari 3 lang hulog mo dito, edi 30%. So kung 1 lang edi kunyari 10%. So depende kung ilan yung hulog mo. But ang pinakamahalaga diyan, pwede kang mag-receive ng pension kung nasa Canada ka kunyari. O halimbawa, pwede doon mo i-receive yung pension for both social security. O kung dito ka naman sa Pilipinas magstay, you can also receive the pension on both social security prorated dito sa Pilipinas or even sa third country. Yun yung export of benefit na tinatawag. Mm-hmm. At also, kung gusto mo mag-file lang disability debt and retirement, hindi mo na kailangan pumunta sa bansa na yon. Mm-hmm. Kasi baka lugi ka pa sa pamasahe. Okay. So, kailangan mo lang magpunta sa SSS Philippines. Sabihin mo, meron akong SSS sa Canada or social security. Okay. Tutulungan ka nila through mutual administrative assistance ang tawag doon. Kaya nga ang ganda dahil ang dami pong beneficyo na makukuha. So ayan, so marami ng paraan, no? Pwede ko bang i-mention yung ano, yung mga bansa na meron tayong social security agreement. So basahin lang natin. Miss Vanji, can we? So Austria, UK and Northern Ireland, Spain, France, Canada, Quebec, Netherlands, Switzerland, Belgium, Denmark, Portugal, Germany, Japan, Sweden, and Luxembourg. So, yung mga yan, kung nasa bansa, kung nandyan kayo sa mga bansa na yan, at sa tingin nyo, hindi nyo makukomplete yung social security ninyo para makapension, at alam nyo may SSS kayo sa Pilipinas, mag-inquire lang kayo sa kanilang social security equivalent. So, para malaman kung pwede ba kayo mag-pension. Ang ano lang nito, Miss Banji, ano ha? Ang limitation lang, bawal hindi pwede yung overlapping contribution. Yan. Paano yun, sir? So ibig sabihin, hindi mabibilang kung naguhulog ka dito at the same time na naguhulog ka din doon. So dapat magkaibang okay. Panahon or year. Okay. Hindi pwedeng tinutuloy mo yung hulog mo doon, itutuloy mo dito? Hindi siya pwede for totalization. So pwede siya for kunyari pang fill up. For both social security qualified ka. Okay 'yun. So okay na mag overlap yung contribution mo. Pero for the purpose ng portability o totalization, ang limitation niyan yung overlapping contribution. Hindi niya sinasama sa bilang. Okay, sir. Doon sa nabanggit mong list ng mga countries na yan, no, sir. Wala pa ang US, ano? Oo, yes, wala pa yung USA dyan. Tama ka. So, yung mga kababayan natin sa Japan na may SSS na, minsan kasi nakakalimutan na nila o hinayaan na lang nila yung hulog nila dito sa SSS. Kung may SSS sila sa Japan, sir, pwede nilang i-avail, no? Yes, o pwedeng pagsamahin. Oo. Karamihan dyan, ano, yung mga kamag-anak natin, usually sa Europe side. Kasi sa Europe, halos yung social security natin is compatible to the social security scheme. Yan din kasi yung kailangang requirement para pumayag. Tama ka, Miss Banji, magtaka ka, bakit sa Asia ang konti lang, Japan lang? Bakit walang Singapore, walang Malaysia? Walang... Kasi ang isang limitation yan, dapat, number one, dapat compatible. Ayan. So, kung hindi kayo compatible, baka hindi kayo mag-work out. Ganyan. Oo nga. Parang relasyon lang. No? Ganyan. Tapos, number two, dapat mutual yung agreement. Meaning, yes. Yung bansa mo at ikaw at yung bansa na pupunta mo ay mutually nag-agree kayo. Correct. So, kung hindi kayo nag-agree, hindi ka mag-work ikaw, out. Hindi mag-work out. Ayan. Parang relasyon. Parang relasyon lang, no? Oh, yan. So, yan. Ayun po, no, narinig po natin kay Sir Rafi, no, yung mga bansa nga po na meron tayong bilateral agreements, no? Sir, punta naman tayo dito dun sa ano daw po yung naging bunga ng mga hakbang nito sa SSS coverage at membership ng mga OFWs. Among the countries po ba na ligyan na ng servisyo, ano po bang, pwede ba malaman anong pinakamaraming membership data doon? Actually, ang naging bunga niyan is, of course, nagkaroon ng maraming services, napadali, naging convenient ang services to OFWs. And even yung mga foreign
na kabilateral natin. Nagpupunta dito, nakakatulong din tayo to them. And yung mga kamag-anak na, kumbaga pag may nangyari, especially ngayong COVID, nabigyan sila ng security in terms of pension. So, para sa tanong mo, sa membership ng SSS, marami karaniwan doon sa mga top OFW destinations. Sa Hong Kong, sa Singapore, maraming okay, coverage sure. dyan. Oh. Wow. Sa Western naman, or sa Americas, dumadami nagpipick yung collection natin sa Canada and even sa US simula nung nag-establish tayo ng office. Ang dami talaga sir, ang dami nagtatanong. Sa akin pa lang yun, sa personal mga follow-ups, puro mga taga US yung nagtatanong. Ayan. Anyway, sir, to daw yung servisyo po ba na binibigay natin sa mga sangailang SSS, parehas din po ba? Magkakaparehas po ba? Yes, kung ano yung services na natatanggap nila dito sa branches, available din doon sa foreign office natin. Yun lamang, may mga ilang limitation kasi nga hindi ka tulad dito na malaki yung branch, tapos maraming nagsiserve doon, nakaka-lodge ka lang sa embassy. Tapos kung ano yung protocol ng embassy about social distancing sa mga health protocols, susundin mo din. And then, kung ano lang yung maximum number of people na ma-accommodate by the time. So, yun lang medyo pagkakaiba. Pero yung services, parehas lang. May mga virtual assistants ba tayong ginagawa, sir? Yan, meron tayong ganyan. Katulad ng mga, yan, yung annual confirmation of pensioner natin through MS Teams, yung video conferencing. Yung voice natin, at saka yung emails. May SMS din tayo, or sorry, may mobile din tayo na services available dedicated to OFW, yung OFW contact services natin. At abangan nyo po, yan, yung minention mo, no? Baka sa susunod, yan na yung maging, ano natin, form, yung virtual services. Wow, kaabang-abang yan, no? Anyway, ito pa. Kapag, sir, kunyari ang isang OFW, maraming ganyan eh, hindi niya nakaayang, o gusto niya na bumalik sa Pilipinas, paano niya maayos, ma-update ang kanyang records? Oo. Kung siya ay nadito na for good, at hindi niya nakompleto yung ang pinaka key 10 years eh, di ba? Para makapension ka. Pwede ka magtuloy as voluntary. Kung ma-hire ka naman, employed, pwede din. Pero karaniwan yan, pagdating nila dito, for good na sila eh. So, kailangan nilang alamin sa my.sss nila kung naka 10 years na ba ako. Kung hindi pa, maghulog lang as voluntary or self-employed kung meron kang pinagkakitaan or non-working spouse. So, pagka naka minimum 10 years ka na, at mahalaga na ano, dalawa kasi yan Miss Banji. So kung naka 10 years ka, tingnan mo kung ano maximum ba yung hinuhulugan mo para naman yung pension mo medyo mataas-taas. So yung dalawa na yun ang insure mo. Kung naka 10 years ka, ang next na tanong sa isip mo is maximum ba yung hulog o baka minimum? Kasi kung minimum, mababa lang. Minimum lang din yung mape-pension mo. Oh. So kunyari wala ka pang 50 years old, sir. Gusto mo mag-maximum, pwede ba yon? Of course, oo. So, actually, ang policy natin dyan, before ka mag-55, yun din yung, 55 years old, bago ka mag-55 years old, mag-maximum ka na. Para alamin mo ano bang maximum. And then, maghulog ka hanggang 60 years kano old. Kano ba maximum rate? Sa ngayon, 13% tayo ngayon, di ba? So, ang maximum monthly salary credit natin 25,000 sa ngayon. So 3,250 yan. 3,250. So just sa 3,250 na yan, yung 26 mapupunta sa regular program sa pension, yung 650 doon sa WISP natin na tinatawag. So yan, pagka-employed ka, mas mabuti for you kasi may employer share. Katulad ng mga C-base natin. Mm-hmm. So, may pinaghahatian na... Matik yan pag C-man, sir, mataas. May yes, kasi nga, mataas ang sahod, tapos compulsory covered sila, tapos may employer, may manning agency sila dito. So, may employer share. So, kaya naman, automatic mataas yung hulog nila at may WISP sila automatically. So, samantalang yung mga land-based, lahat ng 13%, yung 3,250, sila yung sumasagot ng lahat ng hulog. So, so dalawa lagi yung isipin. Maximum ka ba? Naka 10 years ka ba at least? So, pero,
the more the better. Oh, the parang gano'n, no? So the more the manier. Manier. Oh, ganun siya. So mas mahalaga, mas marami sa 10 years, mas mabuti 'yon. Correct. Oh, kasi lahat naman ng benepisyo ay nakabase sir sa ano, 'di ba? Sa hulog. Hulog ng isang member. Sir, question. Nabanggit mo yung maximum na contribution natin is nasa 3,000, no? Paano naman yung medyo ano lang, medyo nagtitipid ngayon? Magkano minimum rate natin? Sa ating OFW. Sa OFW ang minimum monthly salary credit natin sa ngayon is 8,000 pesos. Equivalent yan ng 1,040 sa sa monthly contribution. So 1, yan yung pinaka minimum. Ayun. So kung yung mga OFWs naman natin, mga generous sa pamilya, maging generous ka rin sa sarili mo, no? So lakihan mo na yung hulog mo sa SSS, di ba, sir? Ay nako. Anyway, sir, ito pa. Nabanggit na natin yung mga process, paano yung sistema, kapag saan daw po pwede mag-follow up o magtanong ang mga members natin ng mga questions nila? Pwede ba silang pumunta sa mga foreign branches natin outright? Oo, pwede naman. And also, pwede rin maipag-ugnayan sa mga OFW contact services section natin. No? Ang email address ay ofw.relations@sss.gov.ph. At ang landline nila ay 632-8364-7796 at 8364-7798. Habang ang mobile number naman ay 0917-7804-8668 para sa Globe at 0998-847-4092 para naman sa Smart. Okay, sir. Thank you. Sir, pa nag-email ba ang isang OFW dun sa email account, ofw.relations@sss.gov.ph? Meron po bang acknowledgement sila matatanggap? Yes, may automatic acknowledgement na matatanggap. And then, once na ma-evaluate yung kanilang pangangailangan at maitanong dun sa mga concerned unit, masasagot naman yung kanilang mga email or yung concern. Pag nag-email, sir, ano mga i-attach nila? Mga detalye? Karaniwan, kailangan mag-attach ka ng valid ID kasi para dun sa ating, kumbaga, know your client na protocol. Mm-hmm. SS number, kung may SS ID ka or UMID, mas mabuti. Plus yung contact details. Yes, of course. Ayun. So, ayun na. Napasadanaw natin lahat ng mga questions natin, yung guide questions natin, no, tungkol dito sa OFW coverage program. At kasama pa rin natin si Sir Rafi Pantalita, ang ating acting CO3 ng aming OFW MD. Ayan. Pagpapahingayin lang natin si Sir Rafi, no? Sir, bati muna tayo, pero tulungan mo ako mamaya. Hello sa mga viewers natin na nakatutok ngayon sa ating programa. Simulan natin kay Marie Gonzalez. Igor Salubanaya, si Amy Nueva, Valentina Fadigalan, si Rita Ebuen, si Marieta Caraballa, si Che Marcelino. Happy viewing sa iyo, Jose Dalinog, Merly Kinya, si Charito Kadalig, si Nestor Xenizal, si Ana Zeus, at si Rose Quinto. Sir, ikaw naman sa second batch. Kay Emma Colliera, kay Gamaliel Montibon, kay Raquel Tamayo, kay Arlene Romero, Vilma Magana, hello sa inyo. Arlene Nasilio Ann, kay Harley Silva, kay Aida Cobilia, kay Ella Dairit, hello. Kay Maribel Bernardo, kay Lo Bondok, kay Rowena Alejandrino, at kay Divina Guazon. Hello ayan, sa inyo. Ayan na. Maraming salamat po sa mga nagpahatid ng pagbati ngayon, sir. No? Okay. Simulan na natin ang mga questions natin mula sa ating mga members. Buenamano natin si EFRM. Okay, sir. Ready ka na ba? Ready. Sige, ready na. Itong tanong ni EF. Almost 2 years na po akong hindi nakapaghulog ng SSS contribution. OFW po kasi ako dati. Ngayon po, gusto ko na pong malaman kung eligible po ba ako na mag-avail ng maternity benefits ng SSS. So, sige. Sa tingin ko, so dati OFW siya, tapos nag-active siya, naghuhulog dati. Pero ngayon, almost 2 years na siyang hindi nakakapaghulog. Sa maternity benefit, kailangan ng recency ng contribution, Vanjie, no? So, dapat, number one, dapat naghuhulog ka. Actually, dapat naghulog ka prior pa sa semester ng contingency mo. O yun. So, ano yung semester ng contingency? So, kunyari, meron kang mga anak ka ngayong, October. September. Dapat nakapaghulog ka last year pa or early part ng taon na ito. Kasi ang September, ang semester of contingency niyan is yung last 6 months pabalik. April to September ang contingency date niyan. So,
Para sa iyo ARFM, dapat maghulog ka. Kung ikaw ay EFREM. Kung ikaw ay ngayon pa lamang maghuhulog, ang pwede mo na lang balikan or hulugan ay July to August, September. O July, August, September. Sana manganganak ka sa mga susunod na taon. Kaya lang sir, baka kasi ang contingency date niya eh October, tapos ngayon lang siya magbabayad, eh hindi na ho eh, pasok yun. Kasi hindi po dapat sakop ng pagbabayad nyo yung contingency date nyo. Tama po yun. Ayan. EF, magpatuloy ka, no, habang ano, kunyari, pagkapanganak mo ngayon, hindi ka qualified, ituloy mo na para sa mga future, ano mo, pregnancy. Benefits, mo. Yun, okay. Mula naman kay Rich Masaya. Hi, Masaya. Hello po, OFW from Korea. Paano ko po malalaman ang contributions ko? Ang gusto ko po sana i-active again ang SSS contributions ko. Salamat po. Oo, siguro ano, para masaya. Mm-hmm. Ayan, mag-register tayo sa my.sss. Yes. Yan. I-activate mo yung SSS mo. At kung ikaw, Rich, ay hindi pa registered or mag-download ka ng mobile app or pumunta sa my.sss or sa www.sss.gov.ph at mag-register. Kapag nakita mo kung ano yung current mo na status, kung employed ka, mag-activate ka bilang OFW. Oo, naku. Swerte naman yan. Sa Korea siya, sir, no? Daming BTS dyan. Ayan, hello. Ayan. Hello mula kay Lisa Baral Carabacan. Hi mga ati. Super miss you guys. See you soonest. Si Lisa po, yung kasama natin sa program. Oh, hi Lisa. Okay. Balik ka na ha. Okay. Mula naman kay Rosalina Tilovitos. Thank you so much SSS. OFW here in Hong Kong. Proud SSS members all the time. Wow naman. Hello sa'yo, Rosalina. Yes, ma'am. Ah, sir, suki natin yan mula sa Hong Kong. Ha? Okay. Mula kay Nelia Monteguado. Salamat po, SSS. God bless po sa inyong lahat dyan. Kaya hello, Miss Nelia. Salamat din sa suporta. No? Kaapelido siya ng wife ko. Ayun. Hi. Oo nga si ma'am. Okay. Mula kay Belin Bautista. Good morning po. Isa po akong OFW dito sa Qatar. Last year po ako nakabayad ng SSS ko. Mag-iisang taon na po ngayon, July. Ask ko lang po, ang bayaran ko po ba yung month po na di ko nabayaran? Pwede po ba yung ipagpatuloy? Okay. Oo. Katulad ng nasabi natin, ang pwede na lang bayaran is, kung ikaw ay OFW, ang pwede mo lang bayaran is January of this year. Ayan. So kung hindi ka pa nakakabayad ng January, pwede mo pang bayaran 'yan, Miss Belin Bautista. Subalit kung yung tinatanong mo kung yung 2021 yun ay hindi na po pwedeng bayaran. Pwede yung 2022 first quarter, sir. Yes, pwede pa yung January of this year hanggang September of this year pwede mong bayaran. So pwede pa po for this year. Mula naman kay Frama Rose Oiranet. Good morning po. Ask ko lang po, paano mag-register sa SSS OFW? Yung SSS ko po, self-employed ang nakalagay kasi di pa ako nag-a-abroad doon. Paano po ako magiging cover ng SSS OFW? Sige, unang-una, Frama Rose, dapat, ayon nga sa definition natin, dapat meron ka ng contract. No? Kung paalis ka na, pwede ka na magbayad as OFW. Ang kailangan mo lang, kung ikaw ay registered na sa my.sss, mag-generate ka na ng payment reference number mo as OFW. Ang minimum is 1,040 pesos sa ngayon. No? So next year, o sa mga susunod na taon, kung magtataas yan, i-announce na lang natin. So ganun lang, kung self-employed ka ngayon, no problem. So yun lang. Mag-change lang siya ng status, no, sir? Tama. Okay. Mula kay Bong George Joson. Sir, magkano na ba ang maximum contribution sa OFW every month? Hello, Bong. Katulad na nung nabanggit natin kanina, ang maximum ay 3,250. So, na kung saan, yung 26 dyan ay sa regular program, 650 para sa inyong WISP. Thank you, sir. Mula naman kay Noem Stanzerilan Gingoyon. Sir, requirement po ba mag-enroll sa disbursement account? Paano po mag-apply pag OFW? Hello, Noem. Of course, sa ngayon, lahat kasi ng ating benefit ay papunta na sa ating disbursement account, sa ating enrolled disbursement account. So, paano mag-apply? Online lang yan. Tapos, mag-upload ka lang ng inyong mga ID at yung proof ng inyong bank account at selfie, tatlo, no?
So ganun lang, at i-approve yan ng ating branch or yung ating foreign office, depende kung sino ang maa-assign sa inyo. Oo, huwag ka lalapit sa mga scammers, ha? Huwag. Oo, baka nakarating na sa abroad ang mga scammers, no? O, ingat po kayo mga members, okay? Mula kay Danny Reyes, ako para sa nag-work abroad, paano po mag-update? Sir Danny, kung ikaw ay nag-work pa ngayon, so... or retiree ka na. So, kung ikaw ay nag-work pa, hindi kailangan mag-ACOP, of course. Pero kung retiree pensioner ka na at na ikaw ay nasa abroad or debt pensioner, no, kung ikaw ay survivor pensioner, mag-email lang sa ofw.relations@sss.gov.ph para magpa-schedule ng video conferencing. Pwede rin namang mag-email ng inyong selfie na may kasamang news paper or yung news na nasa TV, parang gano'n na merong naka-indicate na date. Ganyan. Ayun. Okay, sir. Yun, email po sa ofw.relations@sss.gov.ph. Mula naman kay Maria Perijoles. Hi po, sir, ma'am. Pwede po bang magtanong paano po bang magbayad ng contributions? OFW, C-base po. Paano po ba? Automatic po ba yun? Kasi company po. Yes, Maria, salamat sa tanong mo. Sa ngayon or ngayon ang CBase ay covered ng mga Manning agency as their employer. Kaya automatic kung kinakaltasan ka, automatic na meron ka ng hulog sa SSS. Mm-mm. So far sir, matitino ang mga Manning agencies eh, na nagbabayad talaga. Yes, mostly naman po. Opo. Yeah, masiswerte yung mga ganun. Mula naman kay Maria Gian Pendon, how to register po, sir? Nasa Malaysia po ako. Good morning po. Wow, United Nations tayo ngayon. Hello. Ang kailangan mo lang, kung wala ka pang SSS number, punta ka lang sa website, mag-secure ng SSS number. Kung may SSS number ka naman, kailangan mo lang mag-generate ng PRN as OFW para magbayad. Ayan. Nako, ang dami natin na-address na questions, no? Pero habol natin to mula kay Elmer Husto. Hello po, good morning. I'm watching from Riyadh. Tanong ko lang po, pwede po ba akong makaklaim ng sick leave noong naoperahan ng, lipoma siguro. Kaso po noong pang, May 27, 2021. Oo, secure kayo ng inyong, yung mga documents, okay, tapos mag-file kayo online ng sickness. So, check na po natin kung ma-approve po ang inyong sickness. Depende po yan sa mga documents. Since sa operahan naman, sa hospital meron naman. Eh. Basta may confinement, makakatulong po yung mga medical records nyo. Okay? Sir, may tanong lang tayo sa ating mga regional branches, no? Direct, ready na ba? Pasok. Magandang araw po. Ako po si Rishane Ann Paray, no? Paano po kumuha ng SSS number? Okay, ang tanong ni Ate Sir, paano daw po kumuha ng SSS number? Mukhang hindi naman siya OFW, regular lang siya member, sir. Yes, katulad rin ng mga OFW, online ang pagkuha ng SSS number, pwede sa website or sa mobile app. Meron doon mga icon na apply for an SSS number or apply for an SSS number online. Sa mobile app, usually sanay kasi tayo doon, meron doon menu na... pwede ka nang makakuha ng SSS number. Basta, meron ka lang, tingnan mo yung mga listahan ng mga documentary requirements, usually birth certificate, baptismal passport, para automatic permanent na ang inyong SSS number. Doon sa website natin, sir, ate, punta ka sa www.sss.gov.ph. Ayan. Merong link doon kung paano mag-apply ng SSS number online na po. Okay? Next question, direct. Magandang araw po. Ako po si Daniel Hepega. Tanong ko lang po, paano po mag-process ng salary loan? Siguro ang gustong tanongin ni Kuya Sir, paano mag-apply ng salary loan? Tama po, no. So paano ang proseso, no, ng application ng salary loan? Online din po or yan, pwede kang mag-apply doon sa e-services, alam ko meron dong click apply for salary loan. At kapag ikaw ay meron ng, ang prerequisite niyan, Vanjie, dapat meron ka ng disbursement account na naka-enroll. Okay. Kung wala, yun muna yung una mong gagawin. Mag-register ka sa yun sa my.sss, gumawa ka ng online account mo, mag-enroll ka ng DAEM mo, dapat yung detalye mo updated doon at huwag kang lalapit sa scammer. Yan. Yan ang pinaka-importante.
Ayan, sir, na-address natin. Ang dami nating na-discuss. Napaka-fruitful ng araw na to, sir. Ang galing-galing mo talaga maging resource. Salamat. Anyway, natapos na po tayo muli at nasagot na nga namin ang inyong mga katanungan at yung mga comments po nyo. Huwag po kayo mag-alala dahil may mga sasagutin po yan ng ating mga masisipag na FB moderators maya-maya. Katulong po yung grupo ni ating Jenny Carlos. Ayan. Nais natin pasalamatan si Sir Rafi Pantalita. Sir, maraming salamat sa iyo. Any reminders? Welcome, oo. Sa mga OFW members. Yes, ni-remind pa rin natin na pwede pa pong maghulog ng contribution mula January to September. Ang deadline natin ay October 31. At abangan nyo po yung mga programa na ilalabas, ilulunsad exclusively for OFWs. Ayan. So baka late this year or early next year may mga bago na tayong mga programa na hinahanda para lamang sa mga OFW natin. Dito mo yan i-announce, sir, ha? Oo naman. Okay. Thank you, Sir Rafi. Sir, yung grupo mo. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa International Operations Group, headed by our acting head or acting VP, Joy Villacortat, ang aming Joy department manager, si Francis Lazaro, yung mga foreign reps, yung mga division heads namin, at mga kasama ko sa department, no? Si Paul, si Ranil, si Jay, si Sarah, at lahat na rin ng mga nasa OFW Contact Services section. Mm-hmm. So mabuhay kayo dyan sa mga pagsagot, yeah, sa email at sa tawag ng ating mga OFW. Ano mo, nakakatuwa sa grupo niyo, sir, isang email, ang bilis ng sagot. Shout out sa inyo. Yeah. Maraming salamat po. At syempre, nice din nating pasalamatan yung mga kasamahan namin sa Media Affairs Department, sa Corporate Communications Department, kay Sir Fernan Nicolas, ang aming Vice President for NCR North Division at concurrent head sa Public Affairs and Special Events Division, pati na po yung mga FB warriors namin ng mga taga MCAD. Maraming salamat po. At syempre, nais nating batiin at pasalamatan ng aming SSS President and CEO na si Sir Michael Regino. Sir, mabuting araw sa iyo. At syempre, sa ngalan po ng aming Public Affairs and Special Events Division, kasama ang aming technical team na napaka-humble, Direk Richie, Direk Tintin, si Red, si Rose, si Kuya Danny, maraming salamat po. At si Lisa, hello Lisa, pagaling ka, balik ka na. Ito na po, magpapaalam na muna tayo. Pansamantala, ako po si Vanjie Jamitas mula sa SSS Public Affairs and Special Events Division, at kita-kits po tayo muli sa ating next episode. Thursday po muli, next week, ha, dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo! Thank you.